again, Hana Kohori, and welcome back to my YouTube channel! So, for today's video, ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung nabili nating makeup noon pa 4 months ago from 45 peso shop or Haken shop dito sa Japan. Actually, noon pa to, 4 months ago ko pa ata to dapat gagawan ng vlog. Di ba nasabi ko noon na gagawan ko nga siya ng vlog separate dun sa hinol ko noon. Nung after ko mamili, di ba nag-vlog ako, pinakita ko sa inyo yung mga makeups. Then sabi ko doon, gagawan ko nga siya ng review or ipapakita ko sa inyo kung anong klase siyang makeup. Kaso 4 months ago yun, hindi ko na nagawan. Ayun. So ngayon ko siya gagawan. Napapakita ko sa inyo kung maganda ba siya, kung pangit, kung worth it ba ang 45 pesos, ang halagang 45 pesos para sa makeup na to. So yun, yun ang video natin ngayon. So let's begin in 3, 2, 1. So first guys, gagamit muna ako ng wipes para malinis yung mukha ko. Para sure din na malinis siya bago ko siya lagyan ng makeup. And sure nyo din, kapag nag-wipes kayo, is pataas lagi ang pag-wipes, hindi yung pababa. So yun guys, first product or makeup na gagamitin ko is itong... by the way, ang brand na gagamitin natin is UR Glam. UR Glam Sexy and Healthy Makeup. So, ito yung nabili ko noon kung tandaan nyo pa sa nauna kong vlog. So, ito siya. Ito yung brand na yun. Then, ang una kong gagamitin is UR Glam or UR Glam CC Cream. Yan, maliit lang siya. Maliit lang siya. So, yun. Ito na yung una kong gagamitin. Actually, simula nung nabili ko to, hindi ko pa siya na-try. Ngayon ko pa lang siya itatry. Then, nabuksan ko na siya. Then, yung kulay niya is medyo dark. Hindi ganito kakulay yung mukha, yung skin tone ko sa mukha. Hindi ganito ang kulay niya. Sobrang dark niya, oh. Oh, sa camera, mas dark yung mukha ko kaysa dito. Pero hindi talaga. Malayo sa personal yung kulay nito sa mukha. So, huwag na magreklamo. It's 45 pesos only. So, try ko na siya dye. Dark yung kulay niya, pero pag pinahid na sa mukha mo, nagiging kakulay na siya ng skin tone. Ayun, hindi siya nagda-dark. Actually guys, hindi talaga ako ma-heavy makeup. Dati lang sa work ko ako nag-heavy makeup, pero ngayon, hindi na. Puro light makeup lang talaga ako. Everyday makeup. Wow! Ay, kalimutan ko yung leg. Be sure guys na kapag makeup kayo, pati liig nyo para panukan. Yung texture pala nito, parang medyo malabnaw siya. So, ang next product or makeup na gagamitin ko guys is UR Glam Concealer. Ayan siya. Ito, mahaba siya. Then, open mo siya dito. Then, ayan yung brush niya. Then, halatang-halatang gamit na gamit siya kasi nga. Simula ang nabili ko ito, lagi ko siyang ginagamit. Okay naman siya. Then, ito, iikot mo lang siya. Then, may lalabas na siyang concealer dito sa itaas. Inalagay ko lang siya sa my under eye ko para sa eye bags. Then, sa mga pimples ko dito. Actually, guys, yung pimples ko dito, natutuwa ako kasi nawala na siya. Compare dati kasi nga, ang ganda ng skincare na ginagamit ko ngayon. 2 weeks ko pa lang siyang gamit. So, gagawin ko siya ng review sa inyo. Ganda niya. I'm so in love with my new skincare. Dati kasi itim na itim yung pimples ko dito. Then ngayon, yun na. Puti na siya ngayon at nawawala na siya as in. Oops. Oh, yan yung concealer guys. Medyo kita pa rin yung mga pimples ko kasi nga medyo naka-emboss pa yung iba. May mga bagong tubo na naman kasi dyan. Yung mga naka-emboss na yun, masakit yan tsaka bagong tubo na naman. Kaya halatang halata. Pero yung nandito talaga as in wala na siya compared that. So yun yung concealer and yung CC cream. And then next one is itong UR Glam Powder. Actually, may bago ako nito. Ito. Face powder yan. Ito yung packaging niya. Then, ito yung nauna kong binili. So, bumili ulit ako kasi nga, nagandahan ako sa product na to. Sa, ano, face powder na to. So, yun. Gagamitan ko to ng angle foam from Daiso din.
or pwede rin brush kung saan ka mas comfortable, doon mo siya gamitan. So, gagamitan ko ito bandang under eye para maayos ang lagay. So, ayan, halatang gamit na siya, medyo mabubutas na siya, medyo may curve na siya kasi nga lagi ko siyang ginagamit. So, banda dito. Lagyan ko dito. Actually guys, itong face powder na to is meron siyang parang medyo glittery siya. Yun yung napansin ko sa kanya, medyo glittery. Which is maganda kasi nakaka-glow. Ngayon gagamitan ko na siya ng brush. Medyo ano lang siya, marami siyang fallouts. Madali siya mag-fallouts. Konting ano lang ng brush mo, ang dami niya ng fallout. So, next guys is kilay. Kasi pag nagme-makeup ako, inuuna ko talaga yung kilay bago yung mata. Yan, lahat yan. Bago yung mga yun. Inuuna ko yung kilay ko. So, di wala akong pangkilay ng UR Glam. So, ang gagamitin kong pangkilay is, brand niya is Ecomonte. Ecomonte. Nakapakita ko na rin ito sa dati kong vlog. Then, ito yung lay kong ginagamit. So, put paubos na nga siya, ayan na lang, ganyan na lang siya kahaba. Dito, hindi tulad dati na mahaba talaga to. Ito yung lagi kong ginagamit. Brand niya is Ecomonte. 2-in-1 na siya, meron na siyang spoolie, then yung, ano, yung, ay, pencil niya, yon. So, ito yung unahin ko. Pabrushing ko muna siya, yung kilay ko ng spoolie. So guys, tapos na ako magkilay. Then, ayan, makalat nga siya, tsaka medyo makapal. So, lilinisin ko siya gamit ulit ang concealer, then itong brush na to. Para medyo umokay na yung kilay. Lagyan ko siya dito. Sa baba. And taas. Kalat ko lang siya. So guys, I'm done with my eyebrow. Then, ito na yung finished product niya nung na-concealer ko na. Kanina kalat-kalat siya, diba? So ngayon, ayan na siya. Na-concealer ko na. Ang ganda ng shape. Mas maganda talagang kina-concealer yung kilay para nakukuha mo talaga yung shape ng kilay mo. Next is eyeshadow. By the way guys, hindi ako pala eyeshadow. So, hindi ako ganang mag-eyeshadow. Pero mag-eyeshadow ako. And then, ang eyeshadow na gagamitin ko is from UR Glam also. Na meron siyang earth color. Ayan. Ayan yung mga kulay niya. Bihira ko lang siya nagamit. So, ayan, nakikita niyo na may mga nagamit ko. Yung may mga bawas. Yung may mga tuldok-tuldok na yan. Yan lang. Tsaka, hindi pa siya butas. As in, parang bago pa lang din siya. Kasi nga, hindi talaga ako pala eyeshadow. Actually, marami akong palette dito. Meron pa akong bagong nabili. Sa Don Quixote ko naman siya nabili. Ito siya. Ayan, ganyan siya kalaki. Hindi ko pa siya nabubuksan. Hanggang ngayon, may plastic pa rin siya. Ngayon, plastic ko. Hindi nga kasi talaga ako pala eyeshadow. By the way, guys, may eyeshadow primer pala ang UR Glam. Pero hindi ko makita kung saan ko na nailagay. Kasi nga, hindi ko siya ginagamit. Kasi nga, ano siya? Para siyang cream. So, kapag nakapagpahid na ako ng foundation, tapos mag-eyeshadow ako, kumakalat na yung foundation, nagbubuo-buo na siya, kaya hindi ko na siya ginamit, kaya ayoko nun. Kaya yung concealer na lang ginamit ko. Yung sa kilay ko kanina, diniretso ko siya dito sa
talukap ko. Then yun. Yun na lang ginawa kong eyeshadow primer. Pero meron talaga siya. Maliit lang yun. Maliit lang. Ganyan lang siya kaka-size. Nagkakalat kasi kaya yung ano. Kaya hindi ko na ginamit. So, ito na nga. Yung rose gold. By the way, guys. Hindi ako ganun kagaling sa makeup. Marunong lang, pero hindi ako magaling. Pinapakita ko lang sa inyo, sabi ko nga kasi gagawin ko ng review or papakita ko sa inyo kung anong klaseng makeup ang UR Glam. So yun, nagme-makeup ako gamit ang UR Glam makeups. Ginagawan ko lang, pinapakita ko lang sa inyo kung anong makeup siya. So guys, nakapagkabit na ako ng contact lens. Then, ang tagal ko nang hindi nagka-contact lens kaya medyo hindi na ako sanay. Medyo lumabo yung paningin ko. Hindi na ako sanay mag-lens. Then, medyo makati siya. Ewan ko kung bakit. Siguro, dahil matagal na rin tong lens na to. Tagal ko na rin kasi siyang hindi ginamit. So, yun. Next is... in the next ko is... eyelash extension! So, you heard it right. May extension ang Daiso. Pero hindi siya UR Glam. Iba't ibang brand siya ito. 3D false eyelash. And ito, glamorous eyelash. So, parang mas gusto ko is, ito na lang 3D false eyelash. Kasi nga, medyo manipis siya compared dito. Sobrang kapal. So, yun. Ito na lang gagamitin ko. Bago siya. Tapos, meron ako dito nabuksan na. So, ito na lang nabuksan yung gagamitin ko. So, yun. Ang next is, ito na nga. Gagamitin ko palang pandikit is my, may gluten ang Daiso, pero hindi siya UR Glam. Lugine ang brand niya. Ayun, false eyelash glue. False eyelash glue. Ayun, nagamit ko na rin to before. Then, okay naman siya. Madikit naman siya. So, didikit ko muna yung false eye ko, guys. And I'll be back. So, guys, nakabit ko na yung false eyelash. Ayan na siya. Yung eyelash ng Daiso. Itong 3D. Maganda siya. Ayan, nakikita niyo. So, compare sa mata ko kanina na walang makeup, ayan, lumaki yung mata ko kasi nga, gawa din ng false eye and then ng contact lens. So, ayan, medyo kaway-kaway na naman yung, yung itsura ko ngayon. Kawaii style. Ang mga gusto ko sa mga hapon is kawaii style. Kawaii is cute. So, yung mga cute-cute na ng gusto nila. So, yun. Next, proceed to nose line. So, meron, ang UR Glam is, meron siya nitong pang kilay. Powder siya. Para siyang eyeshadow. Pero, pang kilay siya. Pero, eto, kasi hindi ako mahilig gumamit ng powder sa kilay. So, ginagamit ko tong pang, eyebrow na to sa Ginagamit ko to. Ito siya. May salamin din siya. Ginagamit ko siya pang nose line ko na lang. So, ang gagamitin kong pang nose line is itong brush na to. Actually, pang eyeshadow din itong brush na to. Pero ginagamit ko siya pang nose line. So, ito gagamitin ko yung pinaka-dark. Andiyan yung asawa ko. Magugulat yung bakit ganito yung itsura ko. So guys, I'm done with my nose line. Then, natawa ko kasi nga, every time, may share lang ako. Every time na umuwi yung asawa ko kasi, gusto niya, pinagbubuksan ko siya ng pintuan. I mean, yung kasi pagpasok mo dito sa, ang style kasi ng Japan, ng bahay sa Japan is, pagpasok mo is, medyo may hallway. Kasi yung bahay namin, medyo may hallway. So, pagkabukas mo ng pinto, hallway, tapos may isa pang pinto, yun na yung sala. So, yun, gusto niya, binubuksan ko yung pinto sa hallway. Para, yun, parang pa-welcome back sa kanya kasi nga, pagod siya galing work, ganun. Then, ngayon, pag habang nag-nose line ako, narinig ko nga na nandito na siya. Then, binuksan ko yung pintuan. Then, pagkabungad niya sa akin, nagulat siya. Ang una niyang nasabi, oh, kawaii dyan. Oh, kung cute. Sabi niyang ganun. Nagulat siya kasi nga, long time no see yung gantong mukha ko. Kahit hindi pa siya tapos, is kawaii daw, cute daw. Kasi nga, nung nakilala niya ako, is gantong aurahan talaga yung mga, yung itsura ko, ganto talaga.
Tapos yun, sa Shibori daw, ano, long time no look daw yung gantong itsura. Then, yung makeup ko daw ngayon is good daw. Sabi ko, ang tagal niya na kasi ako hindi nakitang mag-makeup. So, ngayon na lang niya ulit ako nakita mag-makeup ng ganto. Kaya yun, nag-comment siya. So, hindi pa siya tapos, pero yun. Parang hindi pantay yung pagkakakabit ko ng, ano po. Wait nga, dal-dal ko na naman. So, yun yung nose line ko. Yun nga, balik tayo sa makeup. Yan. Nagamit ko na siya, natatapos ko na yung ito. Hindi siya ganun kakulay, kaya kailangan mo siyang itap ng maraming beses. Ay! Gulat ako. So, yan. So, yun, ano, gagawa, para medyo makita niyo yung ilong ko. Yung ilong ko. Yes, lalagyan ko naman siya ng highlight. So, ang gagamitin kong pang highlight or pang shimmer is dito. Wait. Ito. Kakabili ko lang na ito eh. Nose highlight powder. So, hindi siya UR Glam. Nakalimutan ko kung anong brand to. Pero sa Daiso ko rin siya nabili. Maliit lang siya. So, nakita niyo agad yung ilong ko. Ganda, konti lang yung kinuha ko. Ganda. So guys, I forgot. Ang UR Glam pala or UR Glam is meron siyang tawag dito? Mascara. Yun. And siya, meron siyang mascara. So yung Mio Piccolo kasi na ginagamit ko noon is medyo tuyot na. Then dun sa binibilan kong Daiso shop is walang Mio Piccolo. So yun, ito, tinry ko tong UR Glam mascara. So ngayon, maganda siya guys. Nakakahaba din siya ng pilik mata. Tapos, maliit lang siya. Na compare kay Mio Piccolo is makapal talaga itong brush niya. Ito kasi manipis lang. Then nakakahaba siya ng pilik mata at nakakapal siya. Pero magagamitin ko ito ngayon dito sa false eyelashes ko para damitin siya sa totoong eyelash ko. So guys, ayun, tapos na yung mata ko. Okay na siya. Tapos na rin yung kilay ko. Tapos na yung nose line ko. Then next, second to the last one is yung blush on. So, ang gagamitin kong blush on is, actually marami akong types of blush on dito ni UR Glam. As in, parang lahat ng blush on ni UR Glam is pinakyo ko na. Ayan o. Ayan, lima siya yung lima. Merong pink. Meron siyang rose gold. Meron siyang orange. Parang orange. Ito medyo red. Then ito halo ng pink and then rose gold. So, parang napupusuan ko dito since pigmented siya, guys. Yun, pigmented. So, ang ganda niya. Mira lang ako mag-blush on din. Ay, mag-blush on. Mag-blush on na. So, guys, ito, pahabol pala. Maglalagay lang ako ng pa-shimmer dito sa ibabaw ng mata ko para mas bongga. Para may pa light effect. So yun guys, almost done. Then magli-lipstick muna ako. Gamit ang UR Glam lipstick also. Maraming klase ng lipstick ang UR Glam eh. So ito lang yung binili ko kasi ito na yung nagustuhan ako. Ayan. Medyo reddish siya. Lipstick ko na guys. Yung lipstick niya is medyo malambot. Then light lang ang ikukulay ko. Ayoko nang makapal. Kasi nasagabang sa labi. So guys, ayusin ko lang yung buhok ko. Then babalik ako. Ito na pala yung nabuo kong mukha gamit ang UR Glam makeup. Then I will be back again. So guys, ito na yung finished product ng makeup ko. Ito na yung finished product ng UR Glam. Ito na siya. As in, ito na siya. Yan. Para sa akin, okay naman siya. Worth it yung halagang 45 pesos niya para sa nagawa niya sa mukha ko. Maganda siya, promise. Hindi masasayang yung 45 pesos niyo kasi nga, maganda talaga yung makeup ni UR Glam or UR Glam. As in, maganda siya. Yung mga makeup niya, lalo na yung blush on is pigmented, yung
palette niya, ganyan lang kalit si palette niya, pero maganda and madaming color. As in, makulay talaga silang lahat, then effective. So, effective! So, yun guys, ito yung finished product ni UR Glam. Masasuggest ko is okay siya, and nirecommend ko siya sa inyo sa mga gustong maka-experience itong UR Glam, punta kayo sa Japan, char. Or kung may kamag-anak kayo sa Japan, pagka nagpabili kayo ng makeup, itry niyo si UR Glam or UR Glam kasi mura siya. Then, affordable talaga siya. So, yun. Ewan ko lang kung meron to sa Shopee or Lazada. Hindi ko sure talaga as in. Pero dito talaga sa Japan. Siyempre, nandito siya. Meron talaga siya dito sa Japan. So, yun. Affordable price, 45 pesos. And then, yun nga, okay talaga siya. Then, yung buhok ko, kaya ganito yung naging style ng buhok ko. K-pop ko, no? Yung asawa ko, tinanong ko kung anong klaseng buhok ang gagawin ko. Ang sabi niya is, ganito daw. Ganito ang style ko. So, yun. Actually, nagkakalala kami ng husband ko is mga orahan kong makeup is ganito. As in, ayan. Pero yung buhok, hindi. Ngayon lang ako nagbuhok ng ganito. Kasi nga, hindi ako confident sa noo ko dati kasi nga sobrang laki. Pero ngayon, pinagkakalandakan ko na ngayon. YouTube pa. Pinagkakalandakan ko na yung noo ko sa inyo ngayon. Wala lang akong pakay sa makasabi ng iba. Binigay yan ni Lord sa akin. Tanggapin ko at mahalin ko kung ano ako. Wow! So, yun. This is my vlog for today, guys. And this vlog ends now. So, yun, guys. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please subscribe to my YouTube channel. Then, comment and like and share. Yun. So, yun na, guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!